Nakita niyo ito, mas maraming spot kumpara dito. Ito, mas lighter ang spot kumpara dito. Ito yung tinatawag heterozygous. Hindi magkakamukha. Medyo lang. Homozygous, magkakamukha. Purong-puro. Heterozygous, kaya dito nagkakaroon ng pagtatalo. Ha? Yung ibang mga breeders, lalo pag naging kamukha-kamukha, ay, puro ito. Sasabihin. Yan. Possible. Pwede yan. Pero mamaya, i-cross ninyo, baka nagbago yung kulay. Bakit? Dahil nagkamali na pagpili dahil galing siya sa heterozygous. Hindi siya purong-puro. Marami na ninyo. Bakit nagbago ang kulay pag nag-cross kayo ulit? Ayan. Dahil ang pinanggalingan, it's not homozygous, it's heterozygous litters. Maraming kulay ang lumabas. Hindi niya na perfect yung kulay ng homozygous. Para pag nag-deprint kayo, mas alam na ninyo mamaya. Siyempre, may gift na kayo mamaya na sabihin na ito ay puro, yun pala ay heterozygous. So, mas magiging aware kayo. Oops, bawal matulog. Siya ang magpapamilyenta sa lahat. Okay, nag-request ng genetics. Sa totoo lang, ito yung pinaka-nakakaantok na topic. Parents, sinasabi natin kanina. Homozygous, kanina naman yung dalawa, tatlo, apat na mixed breed. Lalo siguro pag inaaral mo yan, masisira ulo mo niya. So, lahat yan. Ginagawa yan, the mix of parent square. Hindi ko yan iisa-isa-in sa inyo, lalo nyo na akong tutulugan. Pag kinumpit natin dito, hanggang dyan. Doon, hanggang dyan. Tulog na kayo bago mo pa matapos. Kaya, ang nilalagay ko lang ng ganyan, mas simple. Homozygous, magkamuka. Magkamuka. Ito yung dalawang homozygous. Pero ito ay black, ito ay brown. That's part of mutation. Ayan. Tapos, ito yung dalawang heterozygous. Yung malaking B at maliit na B, hindi yan binibini, yung maliit at saka malaking black. Dominant black versus recessive black. Basically, pag nakakita kayo ng malaking letter, dominant. Small letter, recessive. Ayan na. Para meron na kayong old. Para pagka tayo ng exam mamaya, alam na ninyo. May exam ako sa dulo. Bago yan. Simple. So, sa nakita natin kanina, ayan na, sa nakita natin kanina, apat. 3/4 ay may halo black. Tama? Tatlo ay may halo black. Black, black, black. At isa ay brown. Ayan, 1/3. So, ganun. Palette is fair. Simple, simple lang. Ganun din yung sinasabi niya dyan. Pag pinasan niya, ito, magkakaroon niya. So, multi-gene. Ano yung multi-gene versus doon sa single gene natin? Pag sinabi multi-gene, many traits. Maraming kulay. Ginagawa pa rin natin sa pagka-tricol. Lalo, harlequin. Meron tayong harlequin. Nag-cross ninyo sa Angora. Okay. Okay. Ilang kulay ang lalabas? Dito natin i-compute sa palette square. O yan, o. Ganyan, karami yan. Tapos nagkaroon pa ng lila. Itong lila, that's part of mutation. Ito para sa lahat. Nagkaroon siya ng mutation. O. Akalain mo, may lumabas na kakaibang isa. Hindi yan imposible sa ating genes. Ganun po kagulo ang genetics. Ha? Because of the probability. Ha? Probability na sinasabi natin. O, same rule. Simple-simple lang naman yung ating rule. Ha? At meron tayong tinatawag na incomplete dominance versus locus modifier. Ano naman yan, dog? Iniipon lang ito doon sa sinabi natin kanina. A good example na nabit natin yung Vienna gene. Anong itsura ng Vienna? Color.